Napakainam at napakasarap na magpuri sa Diyos. Subalit mayroong malaking sagabal sa pasasalamat, sa kasiyahan at sa kapayapaan ng tao, at ito ay ang pag-aalala. Worry robs us of happiness, of peace, and energy. And worry can stand between us and our great God to the point that we get blinded by worry that we can forget to praise God. Ang ating ngayong pag-aaral, two types of worries. Dalawang uri ng malaking pag-aalala ng tao na nagpapabigat ng buhay. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo'y Diyos na pwedeng lapitan, hingan, kausapin at pakiusapan. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin, paglilinis, pagbibigay ng mga kailangan. Humihiling kami ngayon, Panginoon, ng malinaw na pag-iisip. Nahipuin niyo ang aming buong espiritu. Enlighten us, O God, so that we may go home blessed by your word, empowered, strengthened. At ang dalangin namin, Panginoon, yung katotohanan niyo, magpalaya sa amin at patuloy pang magpalaya kung kami nakaranas na ng mga pagpapalaya niyo. Mangusap po kayong may kapangyarihan. We ask, Lord, for a very simple message that comes from your heart into our spirit. May you be our speaker. Lead us, protect us from falsehood, protect us from all disturbances from the evil men and evil spirits, Lord, that make war with your peace. And we pray that you will prevail, that you will heal us, strengthen us, and glorify yourself. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with confidence, we pray with thanksgiving. There could be two types of worries. Maaring maraming ibang classification, but for now we'll take a look at two types of worries. And one is the basic worries. Yung talagang mga fundamental worries, yun na yung pinaka-minimum. And usually it's about physical survival. Ano mga inaalala nyo? Pera, kalusugan, kaligtasan, being safe and staying safe. All of this has something to do with physical survival. At ito ay tinalakay ng Panginoon, gumamit siya ng dalawang halimbawa na siyang kumakatawan sa lahat ng uri ng ganitong worry for physical survival. Matthew 6:25, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes?" Nakita po natin dito na ang tinalaki ng Panginoon ay ang pangangailangan ng tao ng pagkain, inumin, at isusuot sa kanyang katawan. At ang kanyang payo sa Matthew 6:31-33, "So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Hindi naman bago sa tenga ng marami sa atin ang mga katuruan na ito, pero dapat magkaroon tayo ng mga bagong, mga babauning lakas galing dito sa hindi nagbabagong salita. Sabi ng Panginoon, "Huwag ka mag-alala. Bakit lagi mong isipin ko anong kakainin mo? Meron ba? May inumin ka ba? May daramdin ka ba?" Eh, alam naman ng Diyos na kailangan mo yun eh. At kung alam niya, edi siyempre, meron siyang gagawing paraan. Sabi niya, ang pagsikapan mo na pagtuunan ng pansin, eh yung pagharian ka ng Diyos. At ang lahat ng yan na iniisip mo, madadagdag na lang sa'yo. So the answer to this worry is God as provider. The answer is man as a beloved child of God. Ipinaalala ng Panginoon, yung mga ibon, yung mga damo, yung mga bagay sa kalikasan, pinapakain ng Diyos, dinaramitan, pinapaganda, ikaw pa kaya eh anak ka. Kaya pag naaalala natin yun, yung ganong katotohanan, lumalakas ang ating loob. Sa katunayan, kaya lang tayo pinanghihinaan ng loob, lumalabo sa ating pangunawa at gunita yung kahulugan na tayo ay anak ng Diyos. Matthew 6:26, "Look at the birds of the air," patuloy ng Panginoong Jesus. "They do not sow or reap or store away in barns, and yet your Heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Kaya sabi, kung gusto mo talagang lumingalinga, tingnan mo mga ibon.
Hindi naman talaga sila nag-aalala, hindi nila iniisip yung mga iniisip mo. Pero pareho rin kayo na nabubuhay. At pagtakdang panahon, eh, babawian din ang buhay. Pareho lang, ikaw nag-aalala, nababawasan ang iyong kasiyahan sa buhay. Matthew 6:28-30. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Napakasimple po na argumento na ibinigay ng Panginoon dito. Kung ang mga ibon, pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya na anak niya, ang limutin niya. At kung yung mga damo na sasandali ang buhay, ikaw nga nabubuhay ng 50, 60, 70, 90, 95, 100 years, yung damo ilang araw lang yan. At may mga damo pa nga po na 24 hours lang yung buhay eh. Pero sabi, yun, kahit sasandali dito sa mundo, dinaramitan ng Diyos ang magagandang kulay, magagandang texture at hugis, ikaw pa kaya na anak ng Diyos. Kaya sa napakaliit naman ng iyong pananalig, napakaliit naman ng iyong lugar para sa paniniwala sa Diyos. So here, the deep answer to this worry is faith. Trust in God. Worry robs us of all of the peace. The greater the worry, it means the less trust we have. The more trust and faith, the less the worry. Ito pong pagtitiwala sa Diyos at pag-aalala ay merong inversely proportionate relationship. Habang lumalaki yung isa, lumiliit naman yung kabila. So pag lumalaki ang pananalig, lumiliit ang pag-aalala. Kung pinapalaki ang pag-aalala, lumiliit o kaya'y lumiit na talaga pala ang pananalig. Kaya ang dalangin ng mga apostles sa Lord, increase our faith. Hindi naman nila sinabing increase our money, increase our income, increase our goods, increase what we store up for ourselves. Sabi nila, increase our faith. Kasi hindi naman doon sa pagdami ng pera, sa pagdami ng pagkain, ang nakaimbak, nakatago, nakasalala yung kapayapaan, peace of mind, at kaligayahan ng tao. Subukan nyo magtanong sa mga taong napakarami ng naipon at napakarami ng kinikita kung talagang mas maligaya sila sa inyo. Kasabi, increase our faith. Doon niya nakasalalay. Hindi sa pagdami ng mga bagay, hindi sa pagdami ng mga tao sa paligid, hindi sa pagdami ng ating iniimpok na nandoon ang kapayapaan, kundi sa lumalalim, lumalago, tumataas na pananalig. Ngayon, yun yung simple and basic worries. Meron naman, pagka ang tao ay nakakalampas na nakakaangat na sa sobrang kahirapan, meron pa siyang laging naiisip namang iba. And this is what we might call complex worries. Hindi na simple. Hindi na nag-iisip ng kakainin kasi meron na. Hindi na nag-iisip ng kapayapaan kasi payapa naman. Halimbawa, walang gera. Hindi na nag-iisip ng basic survival kasi secure naman. But they have complex worries. These are about meanings and sophistication. Mga sinasabi nila may hierarchy of needs. Beyond basic needs, man longs for higher needs of life. Ano-ano yung mga yan? Reason. Bakit nag-aaral pa, nagbabasa pa? Kasi humahanap ng mga kadahilanan at koneksyon ng buhay ng mga bakit and because. Kaya mga iba na alam mo nang wala ng ambisyon na maghanap ng reason, hindi mo na mapagbasa ni ticket ng bus kung nakatapos ng magkolehiyo. Ay, tapos na ako. Ayoko na mag-aral. Mahirap yan. Nosebleed. Yung word na nosebleed, ang hilig sabihin ng mga ayaw matuto. Binabalingoy-ngoy naman ako sa hirap niyan. Yun lang, binalingoy-ngoy ka na. Napakaliit naman ang iyong inilagay na goal para sa iyong buhay. So yung mga magkakaroon pa ng complex worries, they look for a reason. Kaya nag-aaral sila ng mga philosophy, ng religion. Nagpapakadalubasa sila o nahihilig sila makipag-usap sa mga itinuturing nilang marurunong. They look for beauty. Kaya alam mo kung ang tao umaasenso na mula sa pagiging very basic, naghahanap na siya ng beauty. Hindi na lang sapat na may kwarto, kailangan maganda ang ayos.
Hindi na lang sapat na manamit, kailangan may color coordinate. Hindi na lang sapat na may pagkain, kailangan masarap. At hindi na lang pwedeng masarap lang, kailangan maganda yung presentation. You see na umaasenso yung isip ng tao. Naghahanap na siya ng harmony. So hindi na lang basta may tugtog, dapat may harmony. Dapat hindi lang basta may asawa, dapat may harmony yung relationship. And people begin to look for logic and sense. The whys and the wherefores. This signals a transcendence from the primitive to the sophisticated. What you might even call a born-again experience, not in the usual meaning that we attach the word to, kundi yung from basic, you are born again to become more complex, you are born again to become more and more complex, and you become sophisticated. At kung minsan yan ang hindi naiintindihan ng mga taong hindi umasenso ni Kapraso sa buhay. Hindi nila maintindihan ng kanilang kapatid, kamag-anak, pinsan, kaibigan, kababayan na umasenso ng umasenso ang isip. Hindi na nila kamukhang mag-isip. Umasenso ng umasenso ang taste, hindi na nila katulad maghain ng tuyo. Hindi na lang basta hinahagis yung kamatis doon sa mesa, hinihiwa-hiwa pa na may shape. Ang arte-arte naman ito, ganun din yung kamatis. No? So, kita mong, teka, may naiba sa kanya at sa iyo, merong hindi naiba. Kaya magkaiba ang pananaw nyo dyan. That's why poverty is a major enemy of people who will have self-realization. Because poverty ties you down to the basic issues of life. Wala ka ng panahon para sa complex. Ano mga reason, whys, and wherefores kung wala ka makain mamaya? Anong harmony, anong beauty? No? Survival lang ang gusto mo sa buhay. Kaya ang taong espiritual ay sinisikap niyang paangatin ang kanyang buhay para hindi siya matali doon na lang sa napaka mga payak at simpleng bagay na hindi bagay sa tao. Kumbaga, pang pagong, o simple lang siya, pagong naman siya eh. O anay siya, pero hindi naman ganun kasimple yung anay. May mga royalty pa nga sila, may mga reyna sila, may mga sundalo, yung mga langgam. So yung mga tao, higit dapat doon ang nararating. At nagiging malaking sagabal nga dyan, poverty or laziness. Ganyan ang ginawa ni Solomon. Palibasa't si Solomon na hindi naman mahirap, mayaman nga siya. Palibasa't marami namang household chores na pwede niyang i-delegate, hindi naman siya naglalaba, nagluluto. Marami siyang natirang oras para asikasuhin yung mas mga pinong bagay sa buhay, tulad ng pag-iisip. Nagpapatawag siya at umiimbita ng mga iba't ibang matatalinong tao sa iba't ibang mga bansa para lang makapanayam niya at mapakinabangan niya yung karunungan ng tao. Nagbibigay siya ng audience sa mga taong gustong makinig sa kanya at makipagtalastasan din naman sa kanya. Ecclesiastes 1:1-2. When the son of David was king in Jerusalem, he was known to be very wise. And he said, "Nothing makes sense. Everything is nonsense. I have seen it all. Nothing makes sense." What wisdom! Na nung rumunong ka ng rumunong, eh ang nalaman mo lang, eh wala ka naman talagang alam. Ang layo ng narating niya. Ecclesiastes 2:3, "I wanted to find out what was best for us during the short time we have on this earth." Matayog ang pangarap ni Solomon. Naobserbahan niya kasi, kahit gano'ng kakalakas, kayaman, karunong, kapangyarihan, mamamatay ka rin. Na ang buhay ng mayaman, hindi naman laging mas mayahaba sa buhay ng mahirap. Na ang buhay ng makapangyarihan ay hindi naman laging mas masaya kesa buhay ng walang kapangyarihan. So sa inyo, pare-pareho lang tayong may buhay. At yung buhay, hanggang dun lang talaga. Kahit pilitin mong habaan, ang mga fero na bigo na dalawa lang ang payo ni Solomon. Do good and enjoy the most. Ano kaya ang mangyayari sa akin 6 years from now? Huwag mo nang isipin mo na yon. Ngayon, yung araw mo, eto, anong gagawin mo ngayon? What good can you do? What enjoyment can you have? Enjoy it, do the good, and then bukas, ganun mo ulit-ulitin mo. Before you know it, kung pagkakalooban ka ng panahon, makakarating ka doon sa 6 years from now. Live one day at a time. Ecclesiastes 8:13-14,
Sabi niya, alam niyo, napag-aralan ko na lahat. Hetong sasabihin ko sa inyo. Everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. God will judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. Ito na yung lahat ng theology. Lahat ng pinagsama-samang sermon mula sa pulpito, Bible study, theology, lahat-lahat. Sabi niya, respect and obey God. Yun lang yun. How do you respect God? You respect God's design. And the body, life, was designed by God to be enjoyed. So an act of respecting God is to enjoy the day. It is an act of worship. But don't forget to balance it with obedience. Do good. Kung meron man sa atin dito, kahit isa, lagi nyo lang iniisip ko anong mangyayari sa future, tigil-tigilan nyo na yan. May insecure lang kayo. Mag-aalala lang kayo. We were equipped by God to take care of the day when it comes, not before. Sabi ng pelikulang Jurassic Park, life finds a way. Lagi naman gumagawa ng paraan ng buhay na mabuhay ah. Kita nyo halaman, huwag nyo lang istorbuhin. Kahit sa tulay, tutubo. Kahit sa bubong ninyo, kahit sa gutter ng bubong, magkakahalaman yan. Huwag nyo lang siyang bunutin, dadami yun. Mamaya natubunan na yung bahay nyo ng gubat tulad ng nangyari sa Angkor Wat sa Cambodia. Ang mga hayop, huwag mo lang pakialaman, dadami sila. Mga isda, ang earth na ito, huwag mo lang patuloy sirain, will heal itself because life was designed by God to continue living. Ngayon, at the highest point of God's creation is man, made in God's image. Huwag mong alalahanin yung kakainin mo 6 years from now, kapatid, dahil pag buhay ka pa, siguradong kakain ka. Bakit? Dinesign ka ng Diyos na gagawa ka ng paraan para kumain. Kahit nga kumisan, belt na, kinakain pa nila. Nila Magellan, kumakain sila ng mga sapatos. No? Nung wala na silang makain doon sa dagat. Gagawa ka ng paraan eh, because you were designed to live. So huwag mong problemahin yung malayo. Makakapag-improvise ka na pag nandun na yun. Ang gawin mo ngayon, enjoyin mo yung ngayon. Total, meron pang manok sa refrigerator nyo, kainin mo, iluto mo, lagyan mo ng spices, lagyan mo ng dekorasyon. Huwag mo na kainin yung belt mo, kasi meron pa namang iba. Malamang nga, madarating ka na hanggang end of your life, kahit kailan, hindi ka kakain ng belt eh. Dahil ipoprovide naman ni Lord lahat. Ba't ka nag-aalala? Alam mo, nag-aalala tayo, magkakasakit. Ang tao, pag may sakit na, gumagawa na rin ng paraan. Yung ayaw mag-diet, nagda-diet na rin yan. Di ba? Yung ayaw mag-exercise, mag-exercise na. Gagawa't gagawa ka, huwag mo problemahin yun. Pagdating nun, kakayanin mo yun sa tulong ng Diyos. So huwag mong sukaping solving yan ngayon. Sabi ni Lord, let the day's own trouble be sufficient for the day. Tomorrow will take care of itself. And you know what's there? God is gonna be there tomorrow. So meron ka na namang guide. At ikaw built, designed to survive. Okay lang ngayon, hindi ka na magsusurvive. E pag dumating na yung oras sa takda, natatawagin ka na kahit anong design yan, tatawagin ka na because physical death is also part of the design. Pag hindi ka pa tinatawag, kahit anong gawin mo, walang mangyayari. May tao nga 6 na beses na nagpakamatay, buhay pa rin, na puno na lang tuloy ng galos. Hindi pa siya eh. No? So, kung yung nagpapakamatay na hindi mamatay-matay, pag hindi pinapayagan ng Diyos, yung pa kayang gustong mabuhay ang mamatay, kung hindi papayagan ng Diyos. So, just enjoy life. Enjoy the day. Do the maximum good. At huwag yung problemahin ng kung ano-ano mga bagay. Eto nga eh, anong ilang taon na ka ngayon, saan kayo nakarating na panahon, dumating na ba ang isang araw na wala talaga kayong nakain ni ano? Pagka gusto mong malaman kung ano mangyayari sa isang future, lingunin mo lang yung nakaraan. Nabuhay ka nga, nakarating ka sa point na to eh. Ngayon pa, that you are much wiser. Ngayon pa na mas marami kang alam sa salita ng Diyos, you are better equipped to survive. So pag iniisip din natin, ano kaya mangyayari pag namatay? Yung iba talaga nalulungkot, iniisip kasi ang sikip-sikip ng kabaong, madilim sa ilalim ng lupa. Eh, hindi na ikaw yun. Wala ka na dun. So the answer is God as final home and judge. Bakit sinabi to ni Solomon? No? Sabi niya, respect and obey God. This is what
life is all about. No, sabi niya, God will judge everything we do. Yung iba natatakot, ay, God will judge everything we do pala. Nalilimutan nila yung dapat ipaglingkod at ipagdiwang. Makinig kayo mabuti. If God will judge everything we do, ibig sabihin, may judgment day. Pag may judgment day, ibig sabihin, wala ka sa ilalim ng lupa. Wala ka sa loob ng ataol. Paano ka i-judge doon? Ibig sabihin, wala ka doon. Nasa presensya ka ng Diyos, kaya ka nga pwedeng i-judge eh. Kasi wala ka doon. Hindi ka mamamatay, yung katawan lang. At kung yan ay lagi nating iisipin, hindi ka laging matatakot sa kamatayan. Eh, lalong-lalo na kung nasa Panginoon ka at alam na alam mo na pag ginyudge ka, may nagtanong nga sa akin sa internet, ano daw ba yung mangyayari sa mga believers pagka judgment day? Sabi ko, di awarding ceremonies, ano pa? Bakit ka natatakot sa graduation day? Awards yun, yung mga may honor bibigyan. Graduate ka na, hindi ka na matatanggalin. Kaya yung mga may honor, lalong natutuwa na darating yung judgment day. So, anong dapat mong iwasan dyan? The answer is God. Because God is our final home and judge. At kung may mga tanong-tanong ka pa rito, dun mo na lang itanong. Pero palagay ko, hindi mo na kailangan itanong. Kasi sabi sa Bible, on that day, when we see Jesus face to face, we will all be changed. We will be like Him. In other words, maiiwan lahat yung mga kapintasan, ang mga limitasyon, at mauunawaan natin ang lahat ng bagay sa isang isap mata. Darating din yun. Mauunawaan mo rin lahat. So habang hindi mo pa nauunawa, huwag mo nalang unawain. Parang mga bata, nung araw pag nagtatanong kami, yung mga matandang tamad sumagot. Ben, malalaman mo rin yung paglaki mo. Sana mas marami kaming nalaman agad kung ang mga matatanda ay mas masipag sumagot o kung alam nila yung sagot. Malalaman mo rin yung paglaki mo, lalo ang mga tanong mo tungkol sa mga sexual things, malalaman mo rin yung paglaki mo. Meron talaga mga bagay na may panahon para malaman. Halimbawa, yung mga bata, naglalaro, hindi mo naman kailangan sabihin, hoy, mahal ang kuryente. Naliligo, hoy, ang mahal-mahal ng tubig. O kaya gusto nila magsaya, kung ano-ano sinasabi mo mga problema ng buhay, nag-global warming ngayon, blah, blah, blah. Saka na lang nila dapat malaman yun, kasi pag nalaman nila agad, hindi na sila bata. Isa sandali lang naman silang bata. Meron pa nga nagtanong din sa akin sa internet, stepmother siya, napaka-pasaway daw nung stepdaughter niya. Gusto na daw niyang hiwalayan yung asawa niya dahil doon sa stepdaughter. Sabi ko, yung stepdaughter mo, 11 years old na, ilang. Sa kanila pa daw sumisiping matulog. 11. Sabi ko, hindi naman sisiping yan forever, pagtyagaan mo na. Lalaki din yan at malalaman niya, siya nang aayaw niyan. Sabi ko, sandali lang siyang bata, gagraduate din yan, huwag mo lang siyang taniman ng galit sa'yo at sama ng loob, kasi babaunin niya buong buhay. Sandali lang yung bata eh. Matututo rin yan. So, pagtyagaan mo na. Ituring mo na lang na krus na pasan-pasan mo yan. Hindi yan magtatagal kasi mag-aasawa rin yan, mawawala rin yan sa buhay mo. Bakit mo i-give up yung asawa mo dahil lang sa inis mo sa kanya? Lumilipas ang panahon. Tayo man mga kapatid, yung mga kamangmangan natin at mga hindi natin alam, lilipas din yan, malalaman din natin. Kaya kung hindi nyo talaga kayang alamin, mag-enjoy na lang kayo sa buhay at gumawa ng mabuti. Huwag nyo nang alamin yung mga bagay niya. Lalo sa theology, habang dumadami ka ng alam, lalong gumugulo lang yung buhay mo. May nakita na ba kayong mga theologians na nagkasundo-sundo? Diba? So kailangan, alam mo ako hanggang kailan ka nalang magtatanong at kailan, enjoyin mo nalang ang Diyos. Huwag mo nang uriratin lahat ng bagay kasi hindi ka naman designed to know all of that right now. The answer to complex worry is relationship with God. Not knowledge of God. Kasi may limitasyon ng knowledge. Sabi ni Paul, what I know now is imperfect. When the perfect comes, the imperfect will pass away. Konti lang daw ang alam. What is important is to trust in God for what you know and for what you do not know. Very specially. Now, pinag-uusapan natin yung dalawang uri ng need, basic, complex. Pagkata nakarating ka na sa complex, meron na namang basic again. But this is not about physical survival, but about spiritual survival. About continuity of life. About eternal life. About heavenly issues and concerns. Dumarating yan sa buhay ng tao.
a second cycle of the basic worry, but a higher level in the cycle. Because man does not long only for food, pag may food na siya sa kanyang tiyan, man does not long only for sophistication, pag sophisticated na siya, then man will begin to long for longevity and continuity and eternity. Man will long for improvement and promotion and development of his spirit. And man will long for freedom from pain and suffering, especially in the next life. Itong need na ito, dumating yung rich man na kakambal ni Lazarus sa kwento. Alam natin yung kwento, there was a rich man who died, who went to a place of suffering, and there was this beggar Lazarus who was godly and was taken to a place of comfort. At nakiusap itong mayaman na ito, Luke 16, 27-31, but the rich man said, "Abraham, please send Lazarus to my father's home. Let him warn my 5 brothers so they won't come to this horrible place." So eto na naman ang katunayan na wala ka doon sa libingan. At kung ginawa kang abo, wala ka doon sa jar. Wala ka doon. Itong dalawang ito, si Lazarus at saka si rich man, nasa ibang lugar. Kaya lang nagdurusa si rich man, not because he was rich. Ha? May ibang dahilan yun, spiritual, hindi yung wealth niya. Nagkataon lang na mayaman. Sabi niya, totoo pala ang balibalita, may ganitong lugar. Papuntahin niyo naman po si Lazarus, na obviously is comfortable where he is right now. Pauwi niyo sa bahay namin, babalaan ng mga kapatid ko na mayroon talaga nito para huwag silang mapunta rito at gawin nila ang dapat para huwag silang dito sumuot. So ano na ngayon yung gusto nitong rich man na to? Spiritual survival and salvation. Pera, dumami ng dumami ang ipon. Misan ang sagot ng iba sa worry sa pagtanda nila, dumami ng dumami ang anak. Marami naman, maraming anak, wala rin kapiling ni isa. Hindi naman ko may mga anak ka nga, nandyan ha. Pero salamat ko nandyan, mabuti, maganda, yun talaga ang nakalulugod sa Diyos. Pero hindi garanti. Kailangan matuto ka na hindi materialistic solution ang solution sa mga yan, kundi spiritual. Magsaya ka kung may tao, pero dapat matuto ka na kung kayo lang ng Diyos ang magkasama, masaya ka pa rin. Pero at least, hindi naman nawawala yung Diyos kahit kailan. Matuto ka na mag-enjoy ng material things, pero kung wala, buhay ka pa rin at nag-enjoy ka pa rin kasi may iba namang laman ng iyong isip. To train ourselves, huwag iasa ang lahat sa material na bagay. John 18:36, Jesus answered, "My kingdom doesn't belong to this world." Hindi pang dito. So yung mga solusyon, hindi physical. Hindi laging material. What is the right solution to our worries? The spiritual, the heavenly answer. Matthew 6:33, binigay ng Lord yung coup de grace. Yung talagang, eto na yung sagot sa mga worry mo. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mong atupagin ang pagharian ka ng Diyos. Pag pinaghaharian ka na ng Diyos, matatamasa mo rin lahat yan. O kung di mo man matamasa, daig mo pa yung natamasa yan kasi may mas mataas kang kaligayahan, babaliwalain mo na yan. The answer is God as Savior. The answer is God as Comforter. The answer to all our longings, material or spiritual, complex or simple, is still God's teachings and God's words. Kaya sabi ni Solomon, here is the end of the matter. Matapos ang matagal nating diskurso, heto na ang conclusion. Sabi niya, fear God and obey Him because you're going to face Him. In fact, you face Him every day, but there will be that one dramatic day where you will really have this final judgment. Matthew 4:4, Jesus answered, "The scriptures say, no one can live only on food. People need every word that God has spoken." Sa atin mga kapatid na may mga inaalala, kinakatakutan, worries, what you really need is God's words. And if God gives you God's teachers, God's preachers,
mga padala niya sa buhay natin. Tulad ng gusto ng rich man na itong si Lazarus ay maging teacher and preacher papuntahin sa bahay nila. Meron ba kayong ganyang kagustuhan? Na yung nakikita niyong pinapaboran ng Diyos, katulad doon, kitang-kita ng rich man na pinapaboran si Lazarus, kaya sabi niya, si Lazarus talagang pong pauwiin niyo sa amin, kasi at least alam ko na na-favored niyo yan eh. Diba? Magagamit sa makapangyarihang paraan. Pinapauwi ba natin sa ating mga bahay? Dinadala ba natin doon physically or spiritually? Buti naman ngayon, kahit hindi mo nadalin yung tao, pwede ka naman magdala ng mga katuruan, printed, taped, videotape, whatever, pwede man natin gawin. E lalo na kung nagdadala ka pa ng buhay na tao na alam mong kinakasihan ng Diyos. Pinakamagandang regalo sa mga mahal natin sa buhay yan. Kung ang espiritu nila ay nakalihis pa ng konti, hindi nila agad ma-appreciate. Pero pagdating ng panahon, pasasalamatan ka rin. Sa una, pinapahabol pa sa aso yung pinapadala mong tao. Pero sa susunod, marirealize niya, salamat, it's the best thing that happened to me. Ayaw nating mag-alala, gusto nating maging secure. It's not material security, it is spiritual security. Because when you are materially secure, spiritually secure rather, all other insecurities will pale in comparison. Romans 10, 14 to 16. How can people have faith in the Lord and ask Him to save them if they have not heard about Him? Paano naman tatawag ang tao sa Diyos at magpapaligtas eh kung hindi naman nila nababalitaan ni kilala ang Diyos? Paano? And how can they hear unless someone tells them? So kailangan pala makarinig sila. Eh paano naman sila makakarinig kung wala nagsasabi? And how can anyone tell them without being sent by the Lord? The scriptures say it is a beautiful sight to see even the feet of someone coming to preach the good news. So kung tayo maraming alalahanin, mga mahal natin sa buhay maraming alalahanin, dapat magbukas tayo ng puso, ng bahay, sa mga nangangaral ng kanyang salita. Seek God-sent teachers to tell you. Value God-sent teachers in your life. Kita niyo ang sabi ng Romans, paapalang nung God-sent preacher, beautiful na. And you know, especially in old culture, that the feet were considered to be the lowliest part of the body. Pinakahamak na bahagi ng katawan yung paa, yan ang lumulusong sa putik, na alikabuka, nadudumihan, tinutungtungan, tinatapak-tapakan ng buong katawan. So, mababa ang pagtingin nila sa paa. Pero sabi nila, paa pa lang, kung paa ng padala ng Diyos para katuruan, beautiful yan. Kasi yun ang nagagawa sa atin ng katuruan. Nabubuksan ang ating isip. Napapatahimik ang ating mga kaguluhan, napapaliwanag ang ating kadiliman, napapayapa ang ating mga kabagabagan. Nagkakaroon tayo ng tiwasay na pag-iisip at buhay. Nagkakaroon tayo ng katahimikan. So, value teaching. It is what we really need. Value teachers. And very importantly, why don't you be a teacher yourself? Be God's servant. Hindi naman monopoly ng ilan lang yan. Lahat tayo pwedeng maging beautiful feet. Because we bring what? Good news. Good news, hindi bad. Kumisan marami pang Kristiyano ang magte-text sa'yo, puro bad. Mga prophecy na kakatakot. Mga magugunaw ang mundo, matutunaw ang bundok, magigiba ang mga pulo, lulubog ang lahat. Na ilang beses nang may sinabi, hindi ba natupad? Ba't ka mananakot? Sa palagay mo ba, dapat mong takutin ang tao para lang siya lumapit sa Diyos? Dapat lumalapit ang tao sa Diyos dahil naunawa niya na Diyos ang sagot sa buhay niya. Hindi lang para makaiwas siya sa tsunami. Hindi lang para makaiwas siya sa bulkan o makaiwas siya sa mga peste sa buhay, kundi para ma-enjoy ang presensya ng Diyos. Nagiging emotional blackmail kuminsan yan, that you scare people unto salvation. Cheap trick. Pagka wala ka ng substance para pakinggan ka, mananakot ka na lang dahil most of the time it works. But be a teacher. Be a bearer of good news.
Life has enough bad news. Dadating ka, magte-text ka, mag-i-email ka, magme-message ka, bad news pa. Lalo't ipa-forward mo lang naman, hindi mo naman talaga na-research, hindi mo naman talaga nalaman, natanggap mo lang, forward ka na ng forward. Meron pa, forward this to all your loved ones. I don't forward such things. I will be bringing bad news. But if you have time to forward, may load kayo mag-forward, forward good news. Kasi may bulkan man o wala, may tsunami man o wala, magugunaw man ang mundo o wala, o hindi, Diyos pa rin ang kailangan ng tao. So just say the good news. Do not add to the fear and burdens of people. Do not scare people and blackmail them into becoming religious. So, mga kapatid, ano bang inaalala nyo sa buhay? Ano ba mga kinakatakutan nyo dyan? Baka ka mawala ng asawa? Dati naman wala, di ba? Nabuhay ka rin nun. Mabubuhay ka rin kahit mawala. Huwag. Pero mawala man, kung nandiyan pa rin ang Diyos sa puso mo, buhay ka pa rin. Natatakot kang mawala ng mga kayamanan. Na ipinanganak ka nun, wala ka rin namang dala. Lalo't galing ka sa hirap, o di, alam mo na na wala naman o nagkaroon, kaya mo rin mabuhay kung wala. Pero salamat kung hindi mawala. Dapat clear sa atin kung ano yung talagang minimum, ano yung mahalaga. Do you worry about the future? Napag-usapan na natin yan. Huwag mo nang isipin yung future. Pagdating mo na lang doon, tsaka mo harapin. Kahit ka man yan, mangisay na kayo isip, hindi mo pa rin yan maiisip. Sayang lang oras mo. You were designed to live. You, by God's help, will always find a way when the need comes. So cross your bridge when you get there. Wala ka pa sa tulay, tinatawiran mo na, hindi mo tuloy malakaran tong malapad na daan na dapat na-enjoy mo. Focus on God. Focus on God's words. Two types of worries, there's only one solution, God pa rin. Nawa, sa pang-araw-araw nating buhay, alalahanin natin yan. Normal na matakot. Normal na mag-isip. Normal na mag-alala. Pero abnormal sa anak ng Diyos na patagalin yan sa ating isip. Kailangan kung changed by the renewing of your mind. Kung nung mga nakaraang taon, binibigyan nyo ng puwang ang pag-aalala at pag-iisip, huwag nyo siyang bigyan ngayon. Tandaan natin,